ating naobserbahan. Vision fee sa PUB mananatili sa 12 pesos per unit. President de Guzman, nagdiwang ng unang anibersaryo. Unang National Technology Festival ng PUB, dinaluhan ng mahigit 1,000 guro at mag-aaral. PUB yan, kinilakis ang ilang senatorial candidates sa isang senatorial debate forum. Second year broadcast communication students ng PUB, nagtanghal para sa isang mas malinis na kalala. Alamin ang mga naging reaksyon ng PUPians sa ginanap na protesta ng student groups laban sa umunoy pagtataas ng matrikula at socialized tuition fee scheme sa PUP. Mananatili sa 12 pesos per unit ang tuition fee ng mga undergraduate programs sa PUP. Ito mismo ay ayon kay PUP President Emmanuel D. Guzman. Ang iba pang detalye ng balita mula kay Ali Indico. Pinabulaanan ni PUP President Emmanuel D. Guzman ang balitang pagtataas ng tuition sa pamantasan. Ayon sa Presidente, mananatili ito sa 12 pesos per unit para sa mga undergraduate programs. Ay makakapagpatigil lamang po sa atin sa paglaban ay ipapasura niya yung pinasa niyang batas doon sa pagtataas ng mga matrikula. March 18, Lunes ay nagsagawa ng demonstrasyon ng Student Council at ilang student groups sa PUP upang tutulan ng umano'y pagtataas ng tuition at ang napabalitang pagpapatupad ng socialized tuition fee scheme sa pamantasan. Nauwi sa paghahagis ng mga sirang upuan at mesa ang isinagawang demonstrasyon. Sinunugli ng ilan sa mga sirang upuan upang ipakita ang kanilang simbolikong pagtutol sa umano'y plano ng administrasyon. Lumungkot ako sapagkat tayo ay we exert all efforts to try to improve the condition of education in this university. Iniimbitahan ko po kayo sa dialogue sa Klaro and Rector na handa po kami ibigay sa inyo ang lahat ng dokumento at ang katunayan ang sinasabi ko dito ay totoo. I know that you also want change and meaningful change is what you are here for. Ang pinuproteksyonan ko lang po dito ay ang interest ng kabataang estudyante. Sa dialogo ay pinaliwanag ni President de Guzman ang mga pagbabago sa tuition sa graduate school at Open University Master Programs sa darating na school year. Sa Master Programs ng Graduate School at Open University, tataas ang tuition fee ng 100% o 400 pesos mula sa dating 200 pesos per unit. Sa Doctorate Programs naman ng Graduate School, tataas din ang tuition fee ng 100% o 500 pesos mula sa dating 250 pesos kada unit. Nilinaw din ni Presidente Guzman na hindi magpapatupad ng socialized tuition fee scheme sa PUP. Ani Limbico, Observer. Issue ng nangyaring pagkilos sa PUP, mainit na pinag-usapan sa social networking sites. PUPians, iba't iba ang naging mga reaksyon. Hapon ng March 18, naging mabilis ang pagkalat ng mga balita sa nangyaring pagkilos ng mga student groups laban sa napapabalitang pagtaas ng tuition at sa umano'y pagpapatupad ng socialized tuition fee scheme sa PUP. Dahil na rin sa tulong ng internet, mabilis na naipakalat ang mga litrato at videos na mga hinagis at sinunog ng mga sirang upuan. Ilang sandali lang ay nagsimula na ang mainit na talakayan sa social networking sites tulad ng Facebook at Twitter. Para sa iba, hindi tama ang naging aksyon ito ng mga student group. Ayon sa kanila, hindi na dapat umabot pa sa paghahagis at pagsunog ng upuan ang panawagan. Ayon naman sa iba, hindi maganda ang imaheng na idulot nito sa pamantasan at sa mga estudyante. Sa aming mga graduating batch, masyado siyang naka-apekto kasi parang nasira yung image namin. O yung mga gamit po kasi is government property. So pag parang ganun din po, ipinipilit nila na maayos yung gamit ng school natin. Eh kung sinisira din po nila, wala rin pong nangyayari. Mayroon din namang nagpahayag ng suporta sa student groups. Para sa kanila ay pinaglalaban lamang nila ang kanilang karapatan sa mas mura at dekalidad na edukasyon. Pag hindi na ng kandila, ganyan, simpleng bagay niya. Sa tingin mo ba, parang umaabot ba siya sa Kongreso, sa Senado? Kasi hindi siya maririnig kung saan, kaya kung bakit ginawa rin. Para sa akin, dapat pa natin pagpasalamat yung ginawa ng mga aktivista na pinaglaban nila na hindi tataas yung tuition ng State University. Ilang araw rin naging naman ang ilang pahayagan at online news portals ang balita. Maging ang mga malalaking media groups ay nakisali sa talakayan. Magkakaiba man ang mga opinyon, lahat ng PUPian ay umaasa na mananatiling dekalidad at mas accessible sa nakararami ang edukasyon sa PUP. Ipinagdiwang ng PUP ang unang anibersaryo ni Dr. Emmanuel D. Guzman bilang presidente ng pamantasan.
May special report si Angelo Acidera. Sa bisa ng Resolution Number 872 Series of 2012 na isumite ng PUP Board of Regents sa Commission on Higher Education o CHED at sa pagtatalaga ng CHED, alinsunod sa mga provisyon ng Republic Act 8292 o ang Higher Education Modernization Act of 1997. Hinirang si Dr. Emmanuel D. Guzman bilang 12th Pangulo ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas noong March 15, 2012. Sa simula pa lang ng kanyang termino ay inihain na niya ang kanyang 8-point agenda na magiging gabay ng pamantasan upang mas maitaas ang kalidad ng edukasyon nito. Kaugnay nito ang pagkakabuo ng 14 na bagong kolehiyo at ang patuloy na pangunguna ng PUP sa iba't ibang board at licensure examinations. Hindi rin nagpaiwan ang PUP sa larangan ng pananaliksik, siyensya at teknolohiya at sa pagpapasimula ng mga makabagong paraan ng edukasyon. Tinutukan din ni President D. Guzman ang pagsasaayos ng mga sirang pasilidad at pagpapatayo ng mga bagong infrastruktura sa iba't ibang branches at campuses. Pinangunahan niya ang pagbibigay at pagkilala ng promosyon sa mga natatanging empleyado at guro. Binuo rin niya ang Citizens Charter upang mas mapabuti ang serbisyo ng mga empleyado at personnel sa mga mag-aaral at stakeholders. Sa pamumuno ni President D. Guzman ay patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga estudyante, faculty at administrative employees ng PUP patungo sa pagiging isang epistemic community. Di man madali, ngunit naniniwala si President D. Guzman na kayang-kayang itong maabot dahil sa pagtutulungan at dedikasyon ng bawat miyembro ng PUP community. Angelo Acidera, Observer. Unang National Technology Festival ng PUP dinaloha ng 1,000 mga guro at mag-aaral. Ang detalye sa balitang yan sa ulat ni Sarah Obnamia. Sa pangunguna ng Information and Communications Technology Center ng PUP, ginanap ang PUP Technology Festival 2013 sa SM Santa Mesa, Cinema 5 noong February 21. Conquering the Present and Future ICT Challenges, ang tema ng festival na ayon sa datos ay dinaluhan ng humigit kumulang 1,300 guro at mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa bansa. Nagbahagi ng kanilang kaalaman ang ilang mga eksperto at profesional sa teknolohiya tulad ni Janet Toral ng DigitalFilipino.com, Lopez Romal Jr. ng IBM Philippines, Cesar Antonio Quaresma ng Microsoft at iba pa. Tinalakay nila mga paksang digital entrepreneurship, plagiarism at intellectual property law at mobile devices bilang tulong sa pagtuturo. Para sa inventor ng PUP mobile portal na si Jen Havilona, mahalagang mai-update ang kalaman ng mga estudyante at guro dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Layunin ng PUP Technology Festival 2013 na mapaunlad at mapadali ang ating mga pang-araw-araw na gawain sa tulong ng Information and Communications Technology. Ang PUP Technology Festival ay hindi lamang upang maipabatid sa mga estudyante ang teknolohiya sa ICT, kundi para rin maihanda sila sa maaaring pagbabago ng teknolohiya sa hinaharap. Sarah Obnamia, Observer. Masusing kinilatis ng mga PUPians ang ilang senatorial aspirants sa ginanap ng Senatorial Forum sa PUP ng Rock the Boat Philippines. Ang mga senatorial candidates nagpatag-isay sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa national issues. May report sa Frame Gaitos. Sa pangunguna ng Rock the Boat Philippines, sentral na konseho na mag-aaral at ilang mga organisasyon sa PUP, idinaos ang isang senatorial debate forum sa PUP Gymnasium noong March 6. Diniluhan ito ng mga senatorial candidate tulad nila Ernesto Maceda, Mitos Magsaysay, Teddy Casino, Eddie Villanueva at ang mga baguhang tulad nina Samson Alcantara, Rizalito David, John Carlos de los Reyes, Attorney Mar Villasos, Greco Belhica, Baldomero Falcone at Christian Ceneres. Nagbigay ng paunang salita si PUP President Emmanuel D. Guzman para sa mga kandidato at mga PUPian. Nagkaroon din ng mga panelists para matulungan ang mga PUPian sa pagkilatis ng mga kumakandidato. Nagkaroon ng 3 rounds ang forum. Sa unang round ng forum, magiliw na nagpakilala ang mga senatoriables, sukbit ang kanilang mga plataforma at pick-up lines para sa mga PUPians. Sa pangalawang round, sinagot nila ang mga tanong ng mga panelists at sa huling round naman, audience na ang nagtanong sa mga senatoriable. Ilan sa mga tinalakay na national issue sa forum ay ang lesbians, gays, bisexuals, and transgenders o LGBT rights at ang mga kaganapan sa Sabah.
layo ng senatorial debate forum na magkaroon ng malinis, mapayapa at responsableng halalan sa darating na Mayo. Efrain Gaitos, Observer. Nanawagan ang mga second year broadcast communication students ng PUP para sa isang mas malinis na halalan sa katatapos lamang na Drama Festival 2013. Sa pangungunan ni Professor Christine Viray at ng Teatro Komunikado, idinaos ang Drama Festival o Drama Fest 2013 noong March 14 at 15. Para sa taong ito, responsible voting at responsible citizenry ang theme ng Drama Fest. Itinampok ang mga dulang checkmate ng BBRC 21N, Deboto ng mga BBRC 22, Ikawalo ng BBRC 21D, Luvimino ng BBRC 23, at Tempora Heroica ng BBRC 24. Layunin ng Drama Fest na may pakita ang galing at pagkamalikhain ng mga mag-aaral sa pag-arte, production management, stage management, at directing. Yan ang mga kaganapan sa ating pamantasan. Mula sa pahayagan hanggang sa internet, ito ang Observer Online.